siya ay pinuno ng ganitong isang sindikato. Siya mismo ang may-ari, siya mismo ang nag-ooperate. At kaya kong itaya yung pangalan ko 101% sa info, sa intel na ito. Dahil kumpirma ko mismo sa isang empleyado na kakilala ko at na-assign siya sa credit card fraud department. Yung nagko-callings sa condo kayo, tapos magko-calling kayo, kukunin niyo yung info sa banko, yung mga numbers. Alam niyo yung ganon? Sabihin na, meron pong nakita kami fraud transaction, blah, blah, blah. Tapos anong ending? Kukunin yung credit card details mo, i-input nila, okay? Ipang-purchase sila online, then scam ka na mga ordinaryong Pilipino ang binibiktima ng taong ito. Ay, walang katotohanan yan sapagkat ito, sinampa sa Isabela. Oo, totoo yun na nagbalita sa Inquirer. Pero problema lang, ang balita na yun ay lumalabas na fake news dahil may certification ang Isabela, ang Santiago City Office of the City Prosecutor na dismiss ang kaso laban kay Mr. Wilbert Tolentino sapagkat sinasabi ng Office of the City Prosecutor ng Santiago City na wala katniting na ebidensya laban kay Mr. Tolentino na siya ay sangkot sa tinatag na cyber or sextortion. So, kung ganun ibig sabihin, wala kang basihan para magsabi na kung ano-anong kwento, Mr. Chan Gaza. Kung hinihiling ko lang, bawiin mo po yan at sana humingi ka ng apology kay Mr. Wilbert Tolentino, mag-live ka rin. At tanggapin mo rin, tanggalin mo yung arugan sa iyong katawan na para kilalanin mo na minsan sa buhay mo ay nagkakamali ka rin. So, ganun po kasimple. Kami po dokumentado, Mr. Chan Gaza. Kaya, hinihiling ko lang po sa iyo na humingi ka ng tawad kay Mr. Tolentino, mag-vlog ka. Kung hindi, baka mag-isip po si Mr. Tolentino na kakasuhan po kayo ng libelo dito sa Pilipinas. Baka sabi mo, hindi ka pwede kasuhan dahil sa abroad ka, tandaan mo sa Section 21 ng Republic Act 10175 nagsasabi na pwedeng sampahan ang taong nagkasala sa ilalim ng cybercrime kung ang kasiraan ay umabot sa Pilipinas. Ganun lang po yun kasimple. So kahit ang computer mo, dun mo pa in-upload sa Facebook mo sa New York, makakasuhan ka rin dito. Ngayon na sa iyo po yan kung gusto mo na hindi ka kakasuhan o kasuhan ka. Kaya umaapila rin ako kay Ma'am Zainab. Alam ko, popular ka na vlogger. Ay rindahan mo naman ang iyong mga kasama. Huwag naman gumawa-gawa ng kwento. Siguro hindi ko napahabain ito. At least sa sunod magbablog na lang tayo isa-isa para mapatunayan natin kung ano pa bang ibang pwede nating sabihin at para maipakita sa buong mundo na itong bundong ginagagalawan ni Mr. Wilbert Tolentino ay lagi siyang fresh. Kaya nga ka-fresh din ang pangalan niya. Wala po siyang kasalanan. Kaya very clean po siya kung tatawagin. Kahit sabihin mo, Mr. Chan Gaza, magpi-50 na siya, bakit siya matatakot sa edad? Matatakot sa edad. Malapit sa 50. Alam mo bang 50? Gold. Yan ang kakuan niya. Kung ikaw 25 ka lang, silver ka lang. Kung mag 75 pa siya, diamond. Huwag mong mamaliitin ang isang tao dahil sa edad. Please lang. Kasi ang talino, ang yaman ay hindi sinusukat sa edad. Ang talino at yaman ay sinusukat sa galing ng pagkakatao mo. Galing na babae at galing na lalaki. So, maraming salamat po sa aking mga kababayan. So, ulit-ulitin, ako po si Attorney Toto Calsing.